morning. Good morning po. Why don't we all stand and batiin natin ang isa't isa? Let's welcome one another. And we welcome you, everyone, for in our worship today. There are many things that we can thank God for, especially sa mga nakaraang araw. And one of the greatest blessings that we are grateful to the Father is His love. Amen po ba? His unfathomable, incomparable love for His children. During our staff lunch a few days ago, somebody asked randomly, if we would to see God face to face today, what would we ask Him? If we are seeing God right now, face to face, what should we ask Him? And one of us answered, Abba, what were you thinking? Or what were you feeling when you had to send your Jesus? When you had to send your only Son? Until I got home, I reflected on that question, and maybe I thought that's how much God loves us, that He had to come down in the person of Jesus for us to be reconciled with Him. God initiated to love and redeem us so we can love Him back and please Him. Why don't we take a moment of silence and let's pray and thank God for His love for us. Father, we thank you for you have given us your Spirit to experience and understand your love in very special ways. Forgive us, Lord, if there were times that we question your love and at times doubt that you love us. As we continue to walk by faith, putting our trust in your name, should you strengthen us, Lord, to persevere for your name's sake. It is our prayer. In the loving and sweet name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Church, may we invite everyone to please read with us. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you are the fewest of all peoples. This song that we will be singing this morning has worked to me powerfully in many different ways, especially during the times when I am tempted to doubt God's love for me. As we sing, let us all be reminded and mightily declare that no matter what we are facing right at the moment, God loves us. God loves you, our daughters, our sons. He loves us and He does everything with love and compassion. Jesus loves me, this I know, for the Jesus loves me.
say? I will say a million times. I will say a million. This is what we will say. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Because you first loved me. We will sing, Jesus, we love you. CCBC. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. For your unfailing love is higher than the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, our Father, above the highest heavens, and may your glory shine over all the earth, over all CCBC. Amen. Church, let us continue to praise His name, and let His glory feel all over this place. Let's clap our hands. The reason you're the
presence, O God, and your glory, O Lord. Church, let us all read once more. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to 1,000 generations. The Hebrew name was used in this verse is El Hanayman. In English, the God who is faithful. Deuteronomy gives us a different perspective when it comes to defining faithfulness in God's context. It's not just what God can give, what God can do, but it's more of his identity. That is who he is. He is faithful to keep his promises, and he is faithful to lavish his unfailing love to his children. That faithful love of God is written all over the Holy Scriptures. So as we learn and sing this new song, let us look back on the situations where God revealed himself as El Hanayman, the God who is faithful. And let's confidently look up and stand faithfully in God's promise that is written in his word with his spirit. Our God. For you keep your promises, your goodness never ends, from generation to generation, and you keep your covenant. Thank you.
we give a clap offering to our God, to our faithful God. We praise you, our El Roi, the God who sees us. Thank you for seeing us through and through. Thank you, Father, for raising us up as temples where you can dwell in our midst, O Lord. Our loving and gracious Father, we praise your name. We praise your faithfulness and your mercy. This is the prayer of your covenant people. Amen and amen. Let's all take our seats and maintain an attitude of worship this morning. Let us pray. Father God, we come before you this morning in awe of your relentless love and mercy. You are in constant pursuit of us, even when we fall short of your glory. You sent your Son to redeem us, to pay the ultimate price, so we could stand righteous before you. We thank you, Lord, for this eternal gift and for your unbreakable covenant of love that covers us from generation to generation. Lord, we come before you asking for refreshing this morning. As we come to you in worship, may we align our hearts to yours and worship you and have no other gods before you. We pray against any form of distraction this morning. May every moment we spend with you in worship transform us, helping us put you above anyone and anything. Lord, we also humbly ask that as you transform us, that this would not be confined to the walls of this building. As your love changes us, we pray that this transformation will spill out into the streets, into our homes, into our workplaces, our campuses, our neighborhoods, the government, and into the Philippines. May your Spirit move mightily across this land, O Father, moving hearts to seek you and follow you. Let the Philippines be a nation that turns to you. Use us, your people, O God, and we pray that in your mercy, this land turns from its wicked ways. Father, I pray that you forgive our sin and heal our land, and for your will to be done on earth as it is in heaven. Father, this week we pray for open eyes and hearts. We ask that you give us eyes to see the needs before us. In our immediate spheres of influence, in our ministries, may we reach out to those in need with compassion and justice, offering not only practical help but also spiritual hope. In our work, help us to live out our faith with integrity, justice, and servant leadership so that those around us can see you in us. In our campuses, Lord, I pray we stand as beacons of truth, speaking out for what is right and defending the weak. And wherever we are, we pray that our lives will back up our words and that people will know us by our love and that they will see Jesus in us. Father, we lift up to you the next generation. We ask that you would raise them up as channels of your love, filled with the power of the Holy Spirit. In their workplaces, in their schools, and in their daily lives, let them be a city on a hill, shining brightly for you. Use them to reach others, Lord, so that they can influence their families, their friends, and their communities for Christ. We pray that you would give them the boldness to speak the truth in love, to stand firm in their faith, and that they would love you more than they love life itself, that they would not love their lives even unto death. We pray for those who are suffering with their mental health. Father, we pray that they would find safe channels of healing, that they would find safe places to walk out their recovery. We lift up to you our nation, O Lord. We ask for your hand upon the Philippines, that you would bring about renewal and restoration. We pray for justice to arise. Thank you, Lord, for being a God who restores and rebuilds what has been broken. Lord, we ask for a spiritual awakening in this land. We pray that the church would rise up, not only in power, but in humility and righteousness, seeking justice for the oppressed and mercy for the weak. Lead us by your Spirit, Father, and let us be a people who walk in your truth and stand firm in your word. Father, we also come before you to ask for the restoration of families. So many are broken, struggling under the weight of so much pain and sin. We ask that you turn the hearts of fathers to their sons, in the hearts of sons to their fathers. We ask for the protection of the vulnerable and the abused, and we pray that your love and justice flow through families. May we be a spiritual family, a home to those who need it, and a family for those who are lonely.
Lord, we lift up to you our speaker, Pastor George De Ramos. May your wisdom and words flow through him, and may today's message reflect your love, mercy, truth, and justice. And may we be empowered to live lives of grace, repentance, and the long obedience in the same direction. Thank you, Father. We ask for all of these things in the beautiful name of Jesus our Savior. Amen. Amen. Maraming salamat, Bettina. At salamat din sa ating praise and worship team for to ushering us to the presence of the Lord. Let us just express our appreciation to those who made this worship service possible. Purihin ang Panginoon. Salamat din po sa ating mga volunteers at sa mga naglilingkod sa Panginoon even behind the scenes. Magandang buhay sa inyo mga kapatid. Kapatid mo ang katabi mo, sabihin mo, magandang buhay sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Ayan. Kaya po masasabi natin ito dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon. Ako po'y nagagalak. Salamat po sa pananalangin ninyo. Nagkaroon po ako ng masaya na 5 araw na bakasyon last week. Kaya na-miss ko po kayo. Ito po'y nagawi po ako sa Palawan. Doon po sa aking lugar ng aking manugang, kung inimbitahan niya ako doon kasama magulang niya at ipinakita kung saan sila lumaki at saan sila at makilala sila ng gusto. And it's a beautiful story that they have. At the same time, it's a beautiful place. Ang ganda ng Pilipinas, mga kapatid. Tingnan na lang ninyo ang Facebook ko para sa mas maraming kwento. Ayan. So, sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. When you abide in me and I in you will bear much fruit. Ito po ang susi ng mabungang buhay. Abide. Sabihin po natin na sabay-sabay. Abide. Ibig sabihin manatili. Kinuha ni Jesus yung metaphor ng vine and branches. Mababasa po natin ito sa John chapter 15 upang tulungan ang mga disciples na maunawaan kung anong kahulugan na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Actually, this is a metaphor for the covenant relationship with the Lord. So, ang theme natin na abide, it should remind us that God wants to keep a relationship with Him that is personal, real, and growing. Yun ang dahilan kaya po tayo, church. Yun po ang dahilan kaya tayo nagpe-pray, kaya tayo nag-worship, kaya tayo nag-fellowship, naglilingkod sa isa't isa. All of these are exercise in keeping a vital relationship with God. And as a result of that relationship, we bear much fruit. And the theme of the motive of the covenant, which is a major topic in Scripture, is the focus of much of the teaching of the Bible. So much material is devoted in the Bible to unravel what the word covenant means. The Bible uses the covenant as a means to describe simply this, a relationship with God. Importante na maunawaan po natin ito para malaman natin kung paano tayo makikipag-relate sa Diyos. So, may bago po tayong series, natapos na po yung series natin sa Haggai, at dun sa napakagandang exposition na ibinigay ni Pastor Philip, ipinakita niya yung punot dulo nung pagpapatayo ng templo, yung kanilang building project ng Israel nung araw. Ito ay para sa pagpapatuloy ng kanilang covenant relationship with God. Napakahalaga po sa Diyos ang relationship natin sa Kanya. So the goal for our series is this, to help CCBCers have a good and functional grasp of the concept of covenant as taught in the Scriptures.
Lagi po natin naririnig ito, lalo na pag nagba-Bible study tayo. Naririnig natin ito sa pulpito, naririnig natin ito pag nakikita natin ito sa Bible. Covenant, covenant. Pastor, ano nga ba talaga ibig sabihin ng covenant? Alam po ninyo, doon sa Old Testament, ito po ay ang ginamit na Hebrew word dito. Tituruan ko lang kayo ng kaunti. Berith. Sabihin nga ninyo, berith. Ayun. So, napakahalagang word po para sa kanila. Saan po ba ginagamit yung berith na ito? Ginagamit ito sa isang agreement o di kaya kontrata. You know, it's a contract between two parties. Kapag ka meron kayong kasunduan, magpapatayo kayo ng bahay, may kontrata kayo sa isa't isa. Agreement ito. Ito rin ay isang agreement sa mga na gumagawa kayo ng pangako sa isa't isa. Tatulad ng mga ikinakasal, gumagawa sila ng pangako nila sa isa't isa. Kaya doon po sa ating sinabi ng ating worship leader kanina na the covenant is a promise. Totoo. Because when you make covenants, you make a promise. Sa mga kinakasal, mamahalin kita, magiging tapat ako sa iyo, at wala na akong titignan at mamahalin pang iba, kundi ikaw lamang. Yung mga tipong ganun, di ba? So, yun po, it's like an agreement. It's like a contract. Another use of the word doon sa Old Testament at sa mga ibang literature at the time, it is also used to describe a treaty between kings, between kingdoms, between nations. At ganun din, ang berith din po ay ginagamit sa pagpapaliwanag din kung ano ang relasyon ng isang hari sa kanyang mga sinasakupan, yung mga subjects niya, yung mga kasama niya sa kanyang kaharian. So the word berith defines that kind of relationship. It also defines the relationship between a powerful king and the lesser kingdoms, yung tinatawag nilang king of kings. At itong mga hari ng ganito at hari ng ganyang bayan ay nagpapasakop sa kanya. Pagkatapos may kasulatan sila doon, ang tawag ay berith, a covenant. Yun din po yung description na yun. So yung salitang berith, ginagamit din po madalas sa Old Testament para ginamit ng Diyos yun para ipaliwanag, ipalinaw sa kanila kung paano ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. And when you know, mga kapatid, if you know how God makes and keeps the covenant, it is important, this is important for any student of the Bible para maunawaan natin kung ano ang scripture. Kapag ka pinag-aralan mo yung covenant, it gives you clues on appreciating the message of the prophets. The prophets, if you read to them carefully, you will realize they're calling people, the people of God, to remain in the covenant, to be faithful in the covenant, or to go back with their covenant of God. Essentially, yun po ang mensahe ng mga prophets. And at the same time, there are students of the Bible who are able to define the dispensations of God's interaction with these people. Hindi naman po nagbabago yung kanyang karakter at mga pamamaraan, pero nagkakaroon ng iba't ibang kalinawan in certain era in history. So, kaya meron po sa larangan ng theology, mga tinatawag na dispensationalism. Sabi nila sa buong Bible, meron daw 3 dispensations, yung iba may 5 dispensations, yung iba may 7 dispensations. Ginagamit para mauunawaan mo kung paano pinatatakbo ng Diyos yung kanyang programa at ang kanyang misyon on a certain era in history. But more important than this, kung gusto niyo maunawaan yung mga kung paano tignan ang biblical history, well, pwede po natin gawin yan sa seminary, sa pagbabasa ng Bible, or even sa ating pagba-Bible study.
Pero ang pinakamahalaga pong punto ng issue ng covenant is this. The covenant with God is more than an agreement with His people. It may look like a contract, but it goes beyond an impersonal, inanimate fulfillment of obligations. A covenant with God is the faithful commitment to a relationship with God. Nakapasok na ba kayo sa isang kontrata? Ano ibig sabihin na may contract ka? Yung kontrata ay simple lang. May agreement kayo and may pangako kayo. Ang simple mong gagawin, tuparin mo lang yung pangako mo. Tapos na yun. Tapos na yun. Pero kung gusto pa nung kabilang partido, sige, magpatuloy pa tayo. Ang gagawin mo, magre-renew ka ng contract. Renewal of contract. You just fulfill the requirement, okay na kayo. But the thing about the word covenant and how God uses it in His word is different. He was not just talking about the fulfillment of your side of the contract. Yung bang, oh, okay na yan ha, nagawa ko na yan, oh, wag mo na akong pakialaman. No. It goes beyond that. Parang rin sa mag-asawa. You know, it goes beyond the fulfillment of your side of the contract of saying, wala na akong mamahalin na ibang babae, kundi ikaw lamang. You know, marami pong mga mag-asawa ganun eh. Hindi naman ako nangangaliwa. Purbahan mo kung nang bababae ito. Bakit ka pa ganyan? Ano pa hinahanap mo sa akin? Pero feeling ng partner, alam mo, para ka nang tuod sa bahay. Para ka lang isang gamit sa bahay. Hindi na tayo nagpapansinan. Hindi na tayo nag-uusap. Hindi mo na ipapahayag sa akin na mahal mo ako. Parang ganun. O kung minsan sasabihin lang ng lalaki, ano pa ba hinahanap mo? Lahat ng sweldo ko nasa iyo. Wala akong bisyo. Wala akong tinitignan na ibang babae sa buhay. Ano pa hinahanap mo? You know, a covenant, a marriage covenant is not just fulfillment of the contract. It goes beyond that. It is a relationship. Kaya, when God relates with the Israelites, He always goes back to the covenant. And when He goes back to the covenant, definitely nakasalalay dun ano yung mga bagay na hindi nila gawa, ano yung mga bagay na sinuway nila, ano yung mga bagay na kanilang pinabayaan. But it goes more than that. Ang masakit sa Lord ay tumatalikod ka na sa akin. You are taking our relationship for granted. Kaya it goes beyond an impersonal, inanimate fulfillment of obligations. Kaya po, mga kapatid, when you study Berith or the covenant in the Bible, it will help us realize that God does not merely want a religion. He wants a relationship with Christ. Madalas po natin yan sinasabi sa ating mga kaibigan, sa mga friends natin. May mga magtatanong sa atin, ano ba yung pagiging Baptist? Ano ba yung religion ninyo? Ang constant na sagot ko, you know, being a Baptist is not merely having a religion. It is having and maintaining a vital relationship with God through Jesus Christ. And that is what we are all about. Kaya po tayo magkakasama. Kaya po tayo isang komunidad. Kaya po tayo isang iglesia. Why? Because God loves us. And we love Him in turn. And we want to live our lives in that love, in that covenant relationship with God. So, God is in the business of growing relationship with His people and not merely fulfilling His side of the contract. Dito po nagkakaiba yung
perspective ng God ng mga Muslim, kung pag-aaralan ninyong Quran at magti-theology kayo, may ang pagkakaunawa kay Allah. Sabi nga ng mga ibang students ng Bible, yung salitang Allah ay Middle Eastern word din ng LL yun, so it refers to the same God. Dahil yung God ni Abraham ay yun din yung sinasamba ng mga Muslim, the God of Abraham, yes. But the characterization of who God is in the Quran is this. He is a God who has laid down the laws, who has put you in creation. Ayan na, alam nyo na lahat ang inyong gagawin. Gawin nyo lang yan at pagdating ko, pag humarap na kayo sa akin, titignan ko kung sino ang pumalpak at sino ang hindi. That is not the God of what my Bible declares. Our God is a God who created us. He placed us here in His creation. He reached down to us. He loved us. And when we fail, hinabol niya tayo. He made it a point that we will be reconciled with Him. And He would like to live our lives with Him even today and throughout eternity. God wants a love relationship. That's the point of the covenant of the Bible. So today, ito po yung mga tema na tatalakayin natin in the whole month of September. From today, we will be talking about the covenant of love. Next week, Pastor Philip will talk about the covenant of grace. And then on the last Sunday, Sister Shamira will talk about, our missionary will talk about the covenant of faithfulness. Simulan po natin ito. Kanina ginamit ng worship leaders natin ito as a theme to lead us in worship. Now let us do it again. Let us all stand up and read with reverence the Word of God. Basahin po natin ng sabay-sabay. The Lord your God has chosen you out of all the peoples of the earth, on the face of the earth, to be His people, His treasured possession. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples. But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Know, therefore, that the Lord your God is God. He is... Yan. Let's begin again. Know, therefore, that the Lord your God is God. He is the faithful God. But those who hate Him, He will repay to their face by destruction. He will not be slow to repay to their face those who hate Him. Therefore, take care to follow the commands, the decrees, and the laws I give you today. Father, your words are so rich and pure. They are like honey, Lord, and they are worth more than gold or precious gems. Bless us, Lord, as we meditate on this. Turuan ninyo kami, Panginoon, kung paano mapanatili, kung paano kami mananatili sa aming relasyon sa inyo. At ituro ninyo sa amin, lalo't higit sa aming mga kasamahan, mga kaibigan na hindi pa, wala bang personal relasyon sa inyo na matutunan nila na magkaroon ng personal relationship with Christ. And this we ask in Jesus' name. Amen. Umupo po kayo ngayon. Ang binasa natin ngayon ay tungkol sa pag-level up ng covenant relationship between God and Israel. Level up, Pastor? Bakit? Kung natatandaan ninyo yung story niya, ang Israel ay iniligtas mula sa pagkaalipin doon sa Egypt, hindi ba? And that was 40 years before this scripture, this statement of God was written. So 40 years na nakakaraan nang iniligtas sila from Egypt.
Pagkatapos dun sa 40 years na yon, sinamahan ng Diyos sila sa paglalakbay nila sa wilderness. That's another level ng covenant nila. Hindi sila inabandon ng Diyos sa gitna ng hirap. At sa dakong ito, after 40 years, nandun na sila sa bingit ng promised land, ng lupang pangako. Papasok na sila dun. Bago sila pumasok, binigay na, kinausap sila ng Diyos. Actually, that's the whole book of Deuteronomy. Parang habilin ng Diyos sa Israel before they occupy the land. Sa mga yugto o changes na ito, nagkaroon ng bagong hamon para sa covenant relationship ng Israel sa Diyos. Kaya minabuti ng Diyos na sa pamagitan ni Moses, napaalalahanan sila tungkol sa kanilang covenant relationship. Gustong ipakita ng Diyos sa kanila, alam nyo, mga anak, magkakaroon kayo ng bagong challenge, bagong tukso pag pumasok kayo dyan. Madidiskubre ninyo na ang cities nila ang gaganda. Instead na sakupin ninyo sila, baka kayo mahalo sa kanila. Madidiskubre ninyo na sasabihin nila, kaya maganda ang aming syudad, kaya maunlad kami kasi doon sa Diyos namin, baka kayo mahumaling sa kanila. That's why God is saying, I want to remind you of our covenant with each other. Alam ninyo, katulad din ito sa marriage relationship. Sabi ng mga matatanda, kapag ka ang isang tao ikinasal, sila'y nailagay na sa tahimik. Totoo ba yun? Wala pong katahimikan dun. Wala pong katotohanan. Palitan na natin ang ating mga kataga patungkol sa pag-aasawa. Alam nyo, sa nadiskubre ko sa aking buhay at sa maraming buhay bilang pastor, pagka ang isang young adult pumasok sa marriage, merong stages na nangyayari sa kanilang buhay. You know, yung stage na pumasok sa marriage, adjustment na naman yan. Kaya lang may romance. Kaya medyo natatagalan ng konti. Pagkatapos niyan, darating ang mga babies. Pagdating ang mga anak, nagbabago yung dynamics ng relationship nila. Again, nahahamon, natetest yung kanilang marriage covenant doon. Kung gano'n nila kamahal ang isa't isa, kung paano nila susuporta ng isa't isa. At liban pa doon, darating sa point sila, meron yung tinatawag na midlife. Noong araw, mga 40, 45 ang midlife. Ngayon, nakakarinig na ako ng mga kabataan na nagsasabing, midlife crisis na ako, 25 years old pa lang. Ewan ko, di ko naiintindihan yun. Pero meron yung pag nag-teenager yung mga bata, nagkakaroon sila ng mga turmoil sa sarili nila, medyo panibagong sakit ng ulo kung paano mag-deal sa kanila. Tapos yung mga magulang, medyo nagkakaroon sila ng plateau sa kanilang karera. O di kaya ang feeling nila, bakit hindi pa ako umaasenso and all those things. And they begin to question themselves, mali ba yung desisyon na ginawa ko noong araw and all those things. And all of those complications begin to challenge their marriage life. Kaya panibagong hamon na naman. And then beyond that, biglang may dumarating na sakit, biglang may dumarating na kamatayan, trahedya, at kung ano-ano pa sa buhay. And this serves as a challenge doon sa marriage covenant. And one of the things na napansin ko sa mga married people, pag dumating hamon na yun, lalo na pagka may isang bata na anak nila na nabawian ng buhay, nagiging mitsa ito kung paano sila magpapatuloy sa isa't isa. You know, those are the kinds of challenges. And the Israelites and God are going through that kind of challenges. Sabi ng God kay sa Israelites, o papasok na kayo, sasakop na kayo dyan sa lupang pangako na yan. Masaya, yes, pero panibagong hamon na yan. Let us remind ourselves of the covenant. Kaya maganda rin sa mga mag-asawa, you know, when you are going to face new challenges, take a new job, get into a new phase of life, you remind yourself of the covenant you have with each other and with God. Pag may dumarating na baby, nagpapadedicate kayo ng baby sa Lord, actually, it's a time where you remind yourself of your covenant with each other and with God as you take in and get into a new phase and chapter
in your life together. So that's the essence of what God was trying to say to the Israelites. Nais ipialala ng Lord sa mga Israelites na yung covenant niya ay hindi isang ordinary covenant. Sabi sa verse 9, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. Ano ba yung covenant of love? Alam mo nyo, bukod-tangi ang covenant ni Lord sa kanyang bayan dahil sa karakter niya. Kaya tinawag niya ang covenant niya as covenant of love. It's not merely a contract. So anong implication nito sa mga Israelites sa panahon ng pagsakop nila sa lupa? There are 4 descriptions here from the passage that defines the covenant of love. First and foremost, the covenant of love is God-initiated. Ito'y pinasimulan ng Diyos. Sabi niya doon sa verse 6, "The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, to be His treasured possession." Ganun niya tayo minahal. Pinili niya tayong mahalin. God made His choice and He chose to love this group of people. Alam niyo yung story ng Israel, tinawag niya si Abraham out of nowhere, an ordinary person, at pinangako niya kay Abraham, "I'm going to bless you, you're going to be a great nation, dadami ang mga kaapu-apuhan mo. At yung mga apo mo, yan ang magiging people ko. They will be my people and I will be their God." In other words, even before these 2 million Israelites were born, God had already chosen them. Yun po yung perspective ng Ephesians chapter 1. When the Apostle Paul wrote about us Christians being predestined, being elected, being chosen by God, even before we were born, He already knew. God foreknew. So nagsimula kay Lord ang pagpili ng kanyang minahal. Bago pa sa generation nila Moses, pinili na sila na maging people of God sa panahon ng kanilang ninuno, si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Tapos isang term na ginamit ng Diyos para i-describe sila, you know, "I chose you to be my treasured possession." Ano ba yung treasured possession? Noong unang panahon, meron pong 3 klaseng treasures at dito sinusukat kung sino ang mayaman at mahirap. Ano ba ang kayamanan noon? Ang kayamanan ay marami kang hayop na inalagaan, lambs, cow, marami kang cattle, marami kang alipin, yun din po ang treasure. Marami kang lupain, yun din po ang treasure. Pero meron din pong isang klaseng treasure. Ito po, nakikita ninyo sa larawan. Precious stones, precious metals. Ang pinagkakaibaan po ng treasure na ito, at saka yung ibang treasure, ay ito. Yung lupa, nandyan lang yan. Yung mga hayop, nakakalat lang yan sa lupain mo. Yung mga alipin, nandyan lang yan sa paligid mo. Naglilingkod sa'yo. Pero, ang alahas, nasaan? Nakatago. Tinatago yan. Iniingatan. Yung alahas, sinusuot lang yan kapag may special na okasyon. Yun po yung salitang ginamit dito ng Diyos to describe the Israelites. Sabi niya, alam mo, "You are the least among the people, but in my sight, you are a treasured possession. Kayo ang alahas ko. You are special in my heart." Alam niyo mga kapatid, ang mga Israelites sa mga Egyptians, sila ay mga slaves, mga alipin lang. So kung paano sila tignan ng mga Egyptians, minamata sila, minamaliit sila. Pag-aari lang kita. Sa mga ibang kaharian, nung sila'y naglalakbay sa ilang, ano ang tingin ng mga ibang tao sa kanila? Mga palaboy lang sila. Mga walang permanent address. Palaboy.
Hayaan mo sila, hindi yan mga sibilisado. Mababa ang tingin sa kanila. Pero sinasabi ng Diyos, alam mo kayo, hindi ganyan ang pagtingin ko sa inyo. I treat you as my treasured possession. My jewels. Someone who is so precious to me. Napakahalaga nito, mga kapatid. Minsan sa mundo, ang tingin lang nila sa atin, baliwala. O tingin lang nila sa atin, you know, you are as good as your last performance in the last quarter. You know, yung paggalang nila sa iyo ay depende sa laki ng sales mo na naihatid mo sa kumpanya mo. O di kaya yung pagtingin ng magulang mo sa iyo, minsan ang feeling mo, eh kung mabait lang ako at kung ginagawa ko lang yung gusto niya, doon niya lang ako mamahalin. Pero ang pagtingin ng Lord sa atin, mahal kita. Parang naalala ko yung kanta ni Ray Valera. Mahal kita, basta't mahal kita. Hindi nila, hindi. Halaga. Ang iniisip nila ay hindi mahalaga, basta't mahal kita. Ano yung last line nun? Maging sino ka man. Alam niyo, ganyan magmahal ng Diyos sa atin. Mahal kita, maging sino ka man, pinili kitang mahalin. And that's the thing, and it leads us to the second kind of descriptive word kung ano ang uri nitong covenant of love. The covenant of love is unconditional. Maging sino ka man, walang condition ito. Sabi niya nga doon sa verse 7 and 8, the Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other people. Ano ba yung numbers na yon? Well, numbers speaks about power. Pag sinabi lang, napakaraming mga tao sumusunod sa akin, it speaks about, you know, the hugeness of the army. Pero God cannot boast na malaki tong army niya. Kasino lang ang bilang nila compared with other nation. At sabi niya, for you are the fewest of all people, but it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors that He brought you. Hindi dahil sa bilang nila, sa totoo lang, kaunti sila. Kung marami sila, madali rin nilang mapasikat ang Diyos. You know, madali nilang may pahayag, uy, ito yung taong ito sumasamba sa Diyos. Kaunti lang sila. Kumbaga sa Facebook, maraming magla-like sa'yo kung maraming friends ka. Kaya yung mga iba, hanap ng friends para mag-like lang sa kanila. Parang ganun. Alam nyo, mga kapatid, hindi naghahanap ng like ang Diyos sa'yo. Basta kahit sino ko pa man, kahit kaunti lang kayo, pinili ko kayong mahalin. Kahit hindi sila kaibig-ibig nang pinili silang mahalin ng Diyos, minahal pa rin sila ng Diyos. So the covenant of love is unconditional and the covenant of love is redemptive. Sabi nga doon sa verse 8, but it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Yung covenant of love ng Lord ang nagdulot ng redemption dahil sa pagmamahal niya sa kanila, nagbago ang buhay nila. From slavery to a person who is free. From slaves to people whom He calls my royal priesthood, my treasured possession. Ginawa niya ito sa bisa ng kanyang pangako sa mga ancestors ng Israel kay Abraham, Isaac, and Jacob. Ginawa niya ang pagliligtas sa pagpili sa Israel bilang bayan, bilang bahagi ng malawakang plano na iligtas ang tubusin, ang sangkatauhan sa kanilang pagkaalipin sa kasalanan. So, God chose them. Why? Because He wants to use them to be part of His purpose of redeeming the whole creation.
ang pagmamahal ng Diyos ay tunay nga nakakapagbago ng kalagayan ng kanyang minahal. Alam niyo, balikan ko na naman ang Christian marriage. Tignan ninyo yung Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, love your wives just as... Paano raw ang pagmamahal ng mga lalaki? Christ loved the church. Paano nagmahal si Kristo sa kanilang, sa kanyang iglesia? By giving himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and, ito na yan, to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ano yung tinuturo nito? Ang sinasabi ng Bible sa atin, na kapag ka ang husband nagmahal sa wife, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa church, the wife ought to become a better person. The one who is loved grows in beauty, grows as a person, lumalabas ang angking kagandahan niya, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Nung minahal tayo ni Kristo, pinatawad niya tayo, dati tayong basura dahil sa kasalanan, nilinis niya tayo, hindi lang niya tayo nilinis, binago niya ang ating buhay. Para ano? So that we can be a beautiful bride before Him when there is the marriage of the Lamb in the future. He loved us in a way that it's a love that redeems. Kaya mga kapatid, naalala ko, kamakailan, na-meet ko na naman yung mga dating inabot, mga pinaglingkuran ni Pastor Dan Bautista, dating senior pastor natin dito sa CCBC noong 70s and 80s. Pagkatapos, sabi niya, kilala mo ba si Dan Bautista, Damaso Bautista? It was in a funeral na inattend ko the other week. Sabi ko, kilala ko siya, definitely. Nako, pag nangumusta yon, ano ang sagot? Sabi, tanong niya sa akin, alam ko na, mabuti pa kaysa sa dati. So yan yung standard answer ni Pastor Dan, kamusta ka na? Mabuti pa kaysa sa dati. Pagka tinanong ko siya noon, Pastor, ba't ganyan ang sagot mo? Eh kasi, dahil kay Kristo, ako ay lumalago, nagiging mas mabuting tao dahil sa biyaya niya. Kumusta kayo, CCBC? Amen, amen. Alam niyo, that should be the result of God's redeeming love, covenant love of God to us. We become better persons. Kaya mga wife, kamusta ka? Ngayon may asawa ka na. Ayun, amen. Dahil sa pagmamahal ng inyong asawa. Ganun yun. And it also works the other way. Ano? Kaya husbands, pero hindi na kita tatanungin, magbulungan na lang tayo. Ano? Kumusta ka na, Brad? Okay lang, Pastor, ganun pa rin. Pero that should, you know, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, it ought to reflect doon sa ating relationship. It causes us to grow with each other. And then this leads me to another element of God's covenant of love. And what is that? The covenant of love is eternal. Sabi nga sa verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to what? 1,000 generations of those who love Him and keep His commandment. 1,000 generations. Can you try to imagine that? Okay, tanungin ko kayo. Sino po sa atin dito na alam ang pangalan, kahit mother side or father side, ng lolo at lola niya, taas ang inyong kamay. Any of the four lolo and lola ninyo, alam niyo ang pangalan nila. Taas niyo lang ang kamay niyo. Sige, taas niyo pa nga. Gusto ko makita. Survey lang.
Aba, yung iba hindi nakilala lolo at lola. Okay. O, taas nyo lang kamay nyo, yung nakakakilala sa lolo. Kahit isang lolo at lola lang ng parents na magulang mo. O, ngayon, process of elimination. Sino nakakaalam sa atin ng pangalan ng magulang ng lolo at lola ninyo? Taas ang kamay. Okay, meron pa rin ilan sa atin. Okay. Ngayon, that's 3 generations na. Ilan sa inyo nakakaalam ng pangalan ng magulang ng great-grandfather, grandmother niyo? Taas ang kamay. Ba, may 2 pa rin. Hallelujah! Praise God! Pero hindi po ako nagulat. Marami sa ating mga Pilipino, hanggang pangatlong henerasyon lang ang naaalala natin. Pero you know, ang sinasabi ni God sa atin, mamahalin kita, mamahalin kayo, o kayo, up to 1,000 generations. Yung pagmamahal ko sa inyo, sa inyong anak, sa inyong kaapo-apuan, hindi magbabago yan up to 1,000 generations. Alam niyo yung sinasabi nito? Ito ay pag-ibig na wagas. It is eternal. Ano kaya ang awit na naman nandun? So, 1,000 generation, wagas na pagmamahal. The covenant of God is not just about fulfilling the conditions of a contract. That is, it is leveling up of a relationship. It is improving, getting more intimate and knowing each other. That's the covenant of love. It is a growing love relationship between the Lord and His people. Kaya summarize po natin. Ito po yung covenant of love. Basahin natin ang sabay-sabay. It is God-initiated. It is unconditional. It is redemptive. It is eternal. Alam po ninyo, yung pangako ng pag-ibig na yan sa mga Israelites, yan din po yung pangako ng pag-ibig. Tayo na po yung 1,000 generations of Israel. Alam po ba ninyo yan? Eh, Pastor, wala naman ako sa lahi ni Abraham. Sabi sa Galatians chapter 3, verse 29, if you are in Christ, kung kayo ay na kay Kristo, you belong to the children of Abraham. In other words, tayo ngayon, ikaw at ako, na nakay Kristo, we belong to that 1,000 generations to whom God has made His covenant of love. It's an unconditional love, God-initiated love. It is love that is eternal. It is love that is redemptive. This is the kind of love that He shows even the people today. The people who do not know Him. Sabi nga sa Romans chapter 5, verse 8, while God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners, makasalanan pa tayo, what did God do? Christ died for us. Wala ka pang kamuang-muang. Kumikilos na ang Diyos, binabayaran na ng Diyos ang pagkakautang natin dahil sa ating pagkakasala. So, it is initiated by God. Another verse from 1 John chapter 3, verse 1. See what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God, and that is what we are. Anong tawag sa iyo, kapatid? Anong tawag sa atin, mga kapatid? Children of God. We do not deserve it. Sino ba tayo natatawaging anak ng Diyos? Alam nyo, masasabi ko lang na ako'y anak ng Diyos. Bakit? Kasi sinabi niya, kung ikaw ay na kay Kristo, you are a child of God. What a privilege. At alam po ninyo, itong love na ito, as we know, it is something that we really don't deserve. It is unconditional. Basahin natin ang sabay-sabay itong beautiful verse from Ephesians chapter 2. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is a gift from God, not by works, so that no one can boast. Minahal ka ng Diyos, hindi dahil magaling ka,
dahil religious ka, dahil mabait ka, dahil palasimba ka, hindi, minahal ka lang ng Diyos, period. And He is willing to forgive you. He is willing to reconcile with you. At alam ninyo, yung pagmamahal na yan, it is a redeeming love. Yung word na redemption, ibig sabihin nun, binayad niya yung utang mo. Yung pagkaka, yung kulang mo, sinalo niya. Yan. Sabi nga sa 1 John chapter 3:16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life on the cross. Dahil sa pagkakasala natin, imposible na tayo ay maipagdugtong sa Diyos. May balakid talaga, and it is called sin. And no amount of our good works, no amount of our religiosity, no amount of church going can cancel that sin. God knows that. Kaya ang ginawa ng Diyos, isinugo niya ang kanyang anak, si Jesus Christ, to die on the cross so that that sin can be canceled and that the love of God can flow and forgiveness and reconciliation could happen. Kaya ito po ang summary ng statement na ito, ng pagmamahal, ng covenant of love na ito. Let us read this beautiful verse together. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ngayon, anong ibig sabihin nito sa atin? May kwento ako sa inyo. Meron isang babae, graduate siya with honors. Nakita ko po itong kwento na ito sa internet. Dahil proud yung tatay niya sa kanya, tinawag ng tatay yung babae. Sabi niya, anak, dahil graduate ka, I'm so proud of you, I'm going to give you a car. Pero may condition ako sa pagbibigay ng car na to. I want you to do something about it. This is my first car. Unang kotse ko to. Luma na ito. So anak, dalhin mo ito sa used car lot, sa tindahan ng mga lumang kotse. Tanungin mo kung magkano ang presyo nito. Tapos bumalik ka sa akin. Tapos sabi nung bumalik yung babae, yung anak niya, sa kanyang tatay, sabi niya, tay, tinuring na 100,000 ito. Luman-luman na kasi. Medyo may gasgas pa. Tama pa dun sa gilid-gilid niya. Okay. Ngayon, anak, pumunta ka sa bahay sanlaan, sa pawn shop. Tanungin mo kung magkano kung isasanla mo ang kotseng ito. Pumunta nga yung bata sa pawn shop, bumalik, tay, 10,000 lang. Luma-luma na kasi. Baka mahirapan daw sila ibenta. Tapos sinabi ng tatay, anak, pumunta ka sa car auction club, sa car collectors club. Tanungin mo kung magkano, how much are they willing to buy this car? Nagpunta nga yung bata doon. And when they learn na ito'y isang, ano nga ba modelo to? Nissan, it is a Nissan Skyline R34, 1998 model. Naglakihan ang mata nila. Ang sabi ng mga collectors doon, yung kotse na yan, 25 million pesos, kaya pwede namin bilhin. As bumalik yung bata, excited na excited. Dahil, 25 million, they're willing to buy it. Sabi ng tatay sa kanyang anak, anak, this is one lesson that I want you to think about. Different kinds of people will look at you and they will tend to see you what you're worth. Some will treat you cheap, but some will teach you more valuable than the rest.
Huwag kang pumunta doon sa mga tao na ang mura lang ng tingin nila sa'yo. Pumunta ka sa mga tao where they will value you most. As I saw this story that goes around the internet, I cannot help but think about our God telling us, mga anak, you may be seen as slaves. You may be seen as worthless. You may be seen as someone, wala ka na sa mundong ito. Basura ka na sa mundong ito. Or you may be seen as someone na mapapakinabangan lang. Papansinin ka kasi may kailangan sila sa iyo, pero kapag wala ka ng pakinabang, o dyan ka na, tsepwera ka na. But you know, what the message of the gospel is saying is, I love you regardless of who you are. You are my treasured possession. You are very precious to my heart. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, saan mo pa isusuko, saan mo pa ilalaan ang buhay mo? Hindi ba should you give it to the person, to the one who sees you and regards you with value? Our musicians are here now, and I want us to meditate on God's love. Think about His love. Think about His goodness. Let us take this time to go back to that love of God, to that covenant of love that He has for us. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. That is vital, that is real, that is intimate, that is growing. And perhaps, you know, some of us have strayed away from that relationship.
Yes, you may still be seen in the church, but you know in your heart, you've been straying away. Ang panawagan ng Panginoon sa atin ay manumbalik tayo sa Kanya. Alam niyo, it is sin that separated us from God. But you know what? Ganon man kalaki ang kasalanan natin, God is willing to forgive. God is willing to pay the price, and He paid the price to His Son, Jesus Christ. And the way to go back to Him is just to humble our hearts, put His faith in Him and what He has done on the cross. It is expressing your surrender to the Lord. Kaya mga kapatid, I want us to come into a prayerful attitude. Close your eyes now. You're saying to the Lord, Lord, here's my life. I want to remain in You. I want to go back to You, Lord. Gusto kong manimbalik sa Inyo. Just stand up where you are. Tumayo ka lang. Huwag ka mahiya. Huwag ka lang mahiya. Just stand up where you are. You're saying, Lord, ito po ang buhay ko. Gusto kong manumbalik sa Inyo. I want you to embrace. Yeah, I want to go back to You. Yan ba ang prayer mo ngayon? Tumindig ka lang from where you are. Yes. Sige lang, huwag ka mahiya. Don't be ashamed. Sige lang. Meron pa ba nais? Sige lang. Meron pa ba nais magsuko ng sangla? Just go back. Yes. Let us all stand as we sing this chorus. How could I forget His love? How could I forget His mercy? Thank You, Father, for Your great love. Thank You for loving us so much by sending Your Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins that we could be reconciled with You. Thank You, Father, for loving us unconditionally. And we pray, Father, as we respond to You in faith, in submission, in obedience, I pray that You will empower us with Your Spirit, that we may be able to live our lives, Lord, in a true covenant relationship with You through Christ Jesus. Now may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the empowering presence of the Holy Spirit be with you, now and always. Amen. Kayo panandali, and I'd like you to
look into the screen for some announcements bago po tayo umalis. Looking for a venue to serve God and be more engaged with the community? Listen up to our Kingdom Opportunities this month of September. Hey youth, this Sunday, pahinga muna tayo from our after-service hangouts. Kita-kita ulit tayo next Sunday for our topic on social health. All Connect, Life Group, and Life Community leaders are reminded of our Shepherd's Convergence today at 12 noon here at the main hall. See you! Ladies, invite your sisters, friends, and neighbors on September 21st, 3 p.m. at the Upper Room for a powerful and transformative women's fellowship entitled Blooming and Bearing Fruit in All Seasons. This is our time to grow, thrive, and embrace the beauty within, no matter the season. Together, we'll explore how to cultivate a life of abundance, faith, and purpose. We can't wait to see you there. CCBC Young Adults Ministries Reset is back on September 22, 2024 at 2 p.m. at the CCBC Annex. Join us to connect with other young adults and discuss how we can effectively be salt and light in our workplaces, both inside and outside our church. Don't forget to encourage your small group members and friends to join. See you there. Another series awaits our Thursday's online Life Essentials classes. With Brother Nate Fabe and Frank Nara, we will relearn the grand purpose that God has been revealing throughout His Word for His children. Let's delve into the heart of God every Thursdays, 7 p.m., starting September 26. The membership and baptismal classes are conducted every first and second Sundays of the month. For further details, please contact Brother Daryl Nahos. Do you want to use your talents for the Kingdom of God? The worship and SCE ministries are open for you. Just contact Sister Sara Esteban or Apple Kasupanan. Surely nothing will stop God's mission. He will accomplish what He has ordained, and all His people will come to Him in His timing. Let us join the privilege of seeing God work by praying for these ministries and by supporting them through the act of giving via CCBC's GCash and bank accounts or through our offering boxes. Church, let us continue pressing forward to be one and glorifying God by making disciples who make disciples through proclaiming Christ and loving our neighbors in the heart of the nation with the nations at heart. So come and join the CCBC family in serving God. Only all for Jesus.